Isa sa mga hurado ng Mottbers 6th Street nagsalita na. So tara. Naging laman nga ng usap-usapan ang labang Mottbers 6th Street dahil sa sobrang dikit ng laban na ito. Dahil doon marami na tuloy ang mga fans. Gusto nang mapanood ang video para malaman nila kung luto ba talaga ang nasabing laban o hindi. Sa live nga ni Jay Skills, dito pinaliwanag niya ang pagboto niya sa labang Mottbers 6th Street at nilinaw niya na walang luto ang nangyari sa finals ng Matira Mayaman. Malupit na bakbakan noong nakarang final sa PSP, pangil sa pangil. Ganda ng laban, sobra. Sakit sa ulo. Hirap. Pero still, congratulations sa dalawa na yun. At lalo na kay Mott yan, ang ating first ever pangil sa pangil Matirang Mayaman champion. Yan. Congratulations kay Mott. Ano masasabi mo sa opinion ni Badang Puis? Siyempre, respect. Lahat naman yan eh. May mga kanya-kanyang opinion regarding sa battle. Pero sa akin, napansin yun. Di ako nagpo-post o nagko-comment kasi sobrang satisfied naman ako sa performance nila. Sobrang galing parehas. Wala. Sobrang epic yun. Taas kamay ako ron. Sobrang galing. Ganda ng laban na yun. Kumbaga, for me as a one of the judges is sobrang hirap talaga, sobrang hirap. Kaya wala akong masyado na take down notes kasi talagang in-enjoy ko talaga yung laban. Mott or Sixth Street? Saan lumamang si Mott, palagay mo Kuis, at na-domina niya si Sixth Street? Well, actually, hindi naman totally overall 100% dominant. Kasi halos balance na balance lang. Sobrang dikit ng laban na yun. Pagdating sa setup, sa punchline, sa delivery, lakas, sa crowd control, sobrang parehas na parehas. Siguro ang score na binigay ko sa kanila is yung isa out of 10, siguro binigyan ko sila ng haros pares na 9.5. Nagkatalo lang talaga siguro sa dulo. Siguro gato kalit na edge lang talaga. Sino binoto ko? Yan, okay. Well, sa round 1, sobrang lakas ng round 1 dahil siyempre galing sa rebat. Ang round 1 ko, binigay kong boto talaga yan kay Mott sa round 1. Then sa round 2, binigay ko yung boto ko kay Sixth Street. Siguro for such things na sa pagkakapanood ko, anong time na yan sa pagkakapanood ko. Yan. Then sa round 3, dahil sa kumbaga minimal lang naman, konting-konting diferensya lang naman dahil nagkaroon ng slight na slip up si Mott sa round 3. Pero kumbaga kasi finalist yun eh. Kumbaga lahat yun, every single lines or mistake is nagka-count yun eh. Kasi finalist yun eh. At the same time, nasa tournament pa. So dahil sa kapirasong slip up na yun ni Mott, siguro konting-konti lang.
Pero good thing is na-recover naman ni Mot yun. Pero dahil naman sa linis naman ng round 3 naman ni Sixth Threat, so binigay ko yung round 3 ko na yun kay Sixth Threat. Yun, so 2-1, ayan. Round 1 kay Mot, round 2 kay Sixth Threat, then round 3 kay Sixth Threat, ayan. Ang boto ko yun. Pero still, parehas na parehas. Deserve nila kahit sino manalo sa dalawa na yun. Then, siyempre, out of 9 judges, siyempre, magkakaiba ng, ano yan, ng perspectives ng mga judges. Kaya sabi ko nga, kahit kanino mapunta yung panalo na yun. Yan. Kung walang stumble si Mot, Kuy, 6th Threat pa rin ba boto mo, Kuy? Hindi natin masabi kasi, sabi ko nga sa inyo, hindi ako dumidepende most of the time sa track or sa journey nila sa buong ano sa buong tournament. Lagi akong bumabase sa mismong actual yung kabagayan ng mismong performance nila. Madami na magsasabi luto paglabas video idol eh. Well, sa akin sabi ko nga even nung dating pinost ko ng past battle nung sa post. Sabi ko, we respect everyone's opinion. Pero sabi ko nga, in return, nakita nyo, di ba, hindi naman kami sumasagot sa mga comment nyo, kay negative o positive yan regarding kung may mga ganyan, may mga bias. Pero sabi ko nga, give and take lang. In return, give a respect naman sa buong liga ng PSP at sa mga judges. Kumbaga, yun po yung perspectives namin. Kumbaga, marami kaming judges dyan. So, iba-iba kami ng pagkakapanood, magkakaiba kami ng panalawag, pagkakadinig, at magkakaiba rin kami ng kung paano namin siya hinihimay. Kumbaga, wala sa amin yung ano, yung gano'n na sino sa'yo, hindi. Talaga kami, talagang we judge the battle in our own perspectives. Kumbaga, ganun yun. Kaya sana, respeto nyo. Pero luto, wala. Sabi-sabi lang yun. Hindi totoo yun. Talagang, yung battle na sobrang classic. Sobrang classic. Deserve talaga nila Mod tsaka ni Sixth Threat na mapunta sa finals. Sobra. Sobrang galing. Na-amaze ako. Kaya gusto ko manood. Ayun. Yan. Abangan nyo na lang upload. Kayo na rin makapag-decide. Then, nandun naman yung mga comment namin at yung evaluation namin sa last part. Panoorin nyo lahat, even lahat ng mga judges, kung ano. Sobrang congratulations sa PSP. At yun naman eh, syempre, para din sa ano. Tsaka at the same time, at least naganap na, diba? Matagal lang ano yan. Matagal lang dream match yan. Yung Mot versus Sixth Threat. Kasi, pares ano yan eh. Pares na sa prime, nasa peak. Diba? Tsaka talaga sinubaybayan ko yung journey na yung dalawa na yan. So, mismo. Hindi, tsaka wala namang ano. Hindi naman uso yung luto-luto. Eh. Walang ganun. No such thing as luto sa rap battle. Nagkakaroon lang ng ganyang speculation kasi, syempre, eh, mga kanya-kanya tayong mga bet. Then, alam mo naman, di ba, pag hindi nanalo yung mga bet natin is, doon nagkakaroon ng ano, di ba? Pero so far, sobrang satisfied, sobrang galing. Sobrang ganda ng laban, the best. Wala akong masabi.